Napag-isipan ko ngang yakagin sa Edward na kami ay pumunta din sa night market, pero sabi ko ay magbayad muna kami kay Tito ng bahay at baka mapalipas ay palayasin kami din. Sabi rin ni Tito no nakita yung cellphone ko ay bidyohan ko daw siya para daw may pruweba na kami ay nagbayad na sa kanya. Pagkatapos naman namin magbayad, kami lumakad at niyakag ko na si Edward gawa ng baka kami ay abutan ng ulan. At din nga sa kanto namin ay malapit lang yung McDo at talaga naman ikay mapapabili pag ikay maraming pera. Malapit rin lang naman pala yung bahay namin din sa May Robinson, kaya kapag kami ay may gustong bilhin, nilalakad na lang namin. At talaga namang hindi magpapatalo aring Jollibee ay talaga napakalapit rin. At nang tuloy na ngang aming paglakad ay nakasalubong namin aring si Kayla. Talagang may pagsayaw pa din ni kanina sa may kalsada ay siningil lang nga namin gawa na kami nag-abono sa pagbabayad kanina ng bahay. Ayan, hello daw. At ituloy naman ang lakad namin ay hindi namin namalayan ay wala na palang daan at diretso na kami din sa may kanal. At itinanong ko kay kuya kung may daan din sa gitna at kami masiksik na lang baka kami mabunggo gawa nga ng andaming sasakyan. Ay talaga naman kapag ikaw ay hindi alerto din at paula-ulaga ay kay madadagil ng mga sasakyan ay kalalaki pa naman. Gawa ng marami ngayong sasakyan dahil labasan, galing sa school, galing sa trabaho. Ay di kami inapaliko na din sa may kanto at medyo malapit na rin naman kami sa palengke. Ayan, kitang-kita nyo ang mga mukha ng mga walang sasakyan. Kanina ngang umaga na pag-isipan ko gumawa na ako ng page at i-continue na yung aking pag-YouTube kasi sayang naman kung matitenga at matitigil yung pag-upload ko ng video. Sayang yung sasahuri na makukuha ko. Ngayon nga ho ay nakarating na rin kami din sa night market. Tuloy ang siksik. Dumiretso na agad kami din sa tindahan na rin Japanese cake. Baga ang tawag din ni parang waffle. Flavor ho na rin ay cheese tsaka yema. At sabi ko rin kay Edward ay pagkatapos natin din ay tayo dumiretso dun sa tindahan ng lumpia at kikiam. At talaga namang ako'y sabik-sabik na ulit makatikim na rin. Sabi ko kay Edward ay bilhan mo ako niyan 20 pesos tsaka 10 peso nung kikiam. Ay diga, pagkatapos na rin kami tuloy ang lamon habang kami nagkakwentuhang dalawa. Pagkatapos nga naming makabili ay dumiretso na kami din sa tindahan ng mga isaw ng mga barbecue at sabi ko kakaway arin na lang ulam natin at ako hindi makakapagluto ngayon, di ko alam kung anong aming lulutuin. At talaga namang ako'y napaalis rin din at talaga namang umasbok na aring usok pati sa ating nasa unahan ko ay napaalis na mag-aamoy barbecue. Tuloy ang pagluluto ni ate na rin aming biniling ulam na barbecue ay sabi ko Edward pahingin muna ako 10 peso at ako'y mabili muna ng palamig gawa ng yung aking kinain kaninang lumpia ay anong halang ay dinagpatakal muna ako din kay ate ng palamig 10 peso laang daw. At pagkaabot sa akin nung juice ni ate ay todo agad ang laklak ay dinakainom rin ari sa Edward. Kami rin ay napadaan na rin din sa Wamis Calamares kung saan ito talaga ay isa sa masarap na tindahan ng calamares din sa night market. Pagka-uwi namin sabi ko kako Edward ay daan muna tayo din sa Ukayan at ako'y maghanap ng jogging pants. At talaga namang habang ako'y nagakalkal ng mga pantalon ay may nakita akong jogging pants. Tinanong ko rin kay kuya kung magkano ay 50 laang daw. Ay di aking sinukat ari at tinignan ko kung babagay sa akin at ako naman ay wala rin masuot pang PA. Sabi ko aba ayos ari ah ay di ari na yung aking kinuha. O diga ako ay nag-pit check pa kung talagang maganda ay siguro sa PA namin ari babagay sa akin. At sabi ko may nakita rin ako din yung jacket. Sabi ko parang maganda rin ari-ari ako sinukat ay nung aking naisukat na yun exit pala ay sabi ko wag na laang sayag din naman aring 50 na ari. At di pagkatapos binalik ko na nagbayad na rin ako kay kuya na ring jogging pants. Agkabot ko nga kay kuya na ring jogging pants ay hindi agad kinuha yung bayad. Sabi ko bakit baga ayaw na rin kunin na rin bayad ari atakbo ko ay hindi ko lang makukuha yung aking pantalo na binili. Pagkatapos ngang balutin ni kuya aring pantalon ay niyakag ko na agad sa Edward na kami na ay makauwi at makapagpahinga at malabhan ko aring aking biniling pantalon. At aba mamalay ako ay ari palang kasama ko ay may online class ay di habang kami nagalakad siya ay nakikinig sa kanyang professor. At siya naman ay hindi aking ginulo at baka madistract ay siyan pa naman ay running for cum laude. Tuloy nga ang aming lakad at na kami makapagpahinga ng sa bahay. Ay siya, dini ko na ho muna tatapusin aring video na rin. Salamat ho sa inyong panunood at pakikinig.